Leo po mga kaibigan, yan, live po si Chef Ben dito sa kanyang kusina. Yan, inaayos ko lang po. So, hello. Live na po si Chef Ben, thank you po sa BP Health Solution. Yung pong distributor ng Nutrace Electric Skillet o lahat po ng product ng Nutrace. Gagamitin ko po yung Nutrace. Alam niyo po ba ang kanyang lulutuin ngayon is yung mapakasustansyang gulay, yung pong tinatawag na pinakbit na originated from the Philippines. Alam niyo po ba yung pinakbit is talagang napakasustansya at napakasarap kainin. Sa pagdaan po ng napakaraming panahon ay nagkaroon po ng iba't ibang estilo sa pagluluto ng pinakbit. At yan po ay paboritong-paborito ng mga Pilipino. Ang sarap po. Ngayon po, gagamitin ko po yung Nutrace Electric Skillet. Yan. So, wait po. At meron lang ako kukunin. Set ko lang po. I-share ko lang po yung aking live sa Facebook. Share ko lang po. Yung live ko ngayon sa Facebook. So, nood-nood lang po kayo. Kasi isi-share ko ito sa aking Facebook. Yan. Ways. Then, i-share ko ito sa share in my Facebook. Yun. Makikita po nyo, mga kaibigan, nakashare din po ito sa Facebook Live. Naka-share na. Naka-share na po sa Facebook. Yan. So, continue po tayo. At continue po tayo sa ating live ngayon. Yan. Live si Chef Ben sa kanyang kakaibang so maituloy ko so iseset po natin muna ipipreheat natin yung ating Nutrace Electric Skillet ng 5 minutes yan so saksak po natin. Yun po, kung nakikita po nyo, on, ganyan po kaganda yung electric skillet. Kahit po saan ay pwede nating dala-dalahin. Picnic o ano po man, ay pwede nating dalahin yung ating electric skillet ng Nutrace. So, thank you nga pala po doon sa BP Health Solution. Siya po yung nag-encourage sa akin upang magkaroon ako ng ganitong business. So, salamat po. Shoutout ko po yung CFO ng may-ari po ng Nutrace dito po sa buong Canada, yung pong BP Health Solution, Patricia Biado. So, kung mayro po kayong mga katanungan, pwede po ninyo siyang i-search sa Facebook. Yung name is Patricia Biado para po magtanong kayo hinggil dito sa kung paano kayo makaka-avail ng products ng Nutrace. And
kahit po sa akin, directly kayo mag-PM o mag-message dito sa aking YouTube channel or sa aking Facebook account, yung Chef Ben, Chef Ben TV Mendoza, para po kung gusto niyo mag-avail ng ganitong produkto. So, promoting the healthy cooking and promoting how to use the awesome surgical stainless steel. Pwede po tayong manalamin habang nagluluto. Yan. So, bago ko pa maituloy, iset ko muna. Sobrang madaldal ang inyong chef. Yan. Pwede po ninyong i-press ng matagal para po dire-diretso yung kanyang ano. Yan. So, iset ko po siya ng 375 Fahrenheit. O, yung init po niya. So, isaksak ko na po siya rito. And then, preheat natin within 5 minutes. And then, kapag na-preheat natin yung 5 minutes, when the bulb is clicking, like this, it means, and then the cord, you will hear some sounds like eek or tick 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 tick. So it means that reaching the total temperature of 375 degrees Fahrenheit. So or Fahrenheit, yes. So guys, maituloy ko. You know, the pinakbit is originated from the Philippines, and then napakasarap po nito. Sometimes, yung mga bata hindi po kumakain nito, pero kapag natikman po nila yung aking kakaibang luto with regards to pinakbit, ay talagang, sabi nga, mapapawa kayo sa sarap. It is a kakaibang luto ni Chef Ben, which originated from his own version of pinakbit, with different kinds of vegetable, squash, trimmed green beans, eggplant. You can put water if necessary. And then, ampalaya or better melon in English. And then, okra, garlic, and then bok choy leaves. You can put any kinds of leaves, vegetable leaves. And then ang pagpapasarap natin toppings is pork skin chicharon. At hindi po makukumpleto yung ating sangkap ng ating putahe o recipe without the salted shrimp paste, yung pong spicy na gata na merong maliliit na hipon, yung tinatawag nating salted shrimp paste. Yan. So guys, wait natin. Almost done. So wait natin na mag-advise yung ating cookingware if we can start now to cook the pinakbit. So guys, please watch until the end. So before we start now, I will say something with regards to our Bible. So every time that I'm doing live and the YouTube, I say something with the awesome words of our dear God. So if you can if you have a Bible in your house, if you can have a Bible in your table, you can open in Ecclesiastes or Pilosopiya ng mga ngaral, yung 5:18 hanggang 20. So I will get my Bible, and then it is a philosophy of the mga ngaral, Ecclesiastes, na talagang nangyayari, na dapat mangyari, at gawin natin. Sabi nga, our life is too short, right? So our life is too short, we can do in our life to make our life happy, right? I'm right or wrong? I'm right, because life is too short. How can you relax? Huh? How can you enjoy your life? Huh? How can you enjoy? So
habang bata pa tayo, we can enjoy our life. Travel, anything, maglibang. So nasa Ecclesiastes 5:18 hanggang 20, ang sabi nga, wala akong nakikitang pinakamainam na gawin ng tao sa mundo ay ang kumain, uminom, maglibang, at magpakasasa sa lahat ng mga pinagpagalan niya sa buhay sa maikling panahon na iginugol niya sa lupa. Ha? At karapatan din natin ang magpayaman. Why? Paano tayo makakapag-relax kung wala tayong gagamitin? So, gamitin natin yung pera. See? Mamaya ako na ulit tutuloy. So, ibig sabihin, na-reach na niya yung tamang temperatura, and then we will start now. We will start now cooking of pinakbit. Wow! So, this is the surgical stainless steel, yung tinatawag nating Nutrais Electric Skillet. Kahit po saan, pwede natin dali sa picnic, magpipicnic tayo, dali natin, and then, makikita natin doon, madali nating gawin yung pagpapainit ng pagkain, magluluto tayo doon, so, mainit na to, you know. So, wala. Lalagyan po natin ng olive oil para po maigisa natin yung ating garlic, yun. So, nilagyan na ni Chef Ben ng olive oil. So, please watch. Doon po sa mga team namin dito sa Calgary o dito sa buong Canada, yung team namin ng Nutrais, wala naman pong ibang may-ari dito ng Nutrais kundi si Patricia Biado, yung pong BP Health Solution. So, yun po. So, nilagyan natin ang 2 tablespoon na olive oil. And then, next, ilagay po natin yung ating ginayat na garlic. Yun. So, lagyan natin ang ginayat na garlic. And then, gisa-gisa po natin until it become brown. Yan. So, napaka-easy po na gamitin ng ating electric skillet. Yan. Gisa-gisa po muna tayo. We can do this cooking recipe almost 45 minutes plus the preparation. 20 minutes preparation and then 25 minutes cooking. Yan. So guys, now, medyo brown na siya. And then, isunod na natin yung ating squash. Yun. O yung kalabasa. So, igisa po natin siya kasama noong garlic na brown na. Yan. So, igisa po natin. And then, cover it for almost we can now wait for this squash in a medium cook. And then after that, we can put some all the ingredients. So step by step, how to cook the awesome pinakbit. Yan. We will cover it in 5 minutes. And then after that, we will mix the You will watch, and then you will notice the step by step on how to cook the pinakbit. Yan. So you can add also water if necessary. After this, we will check it if we need to add water. But we had advice when we are cooking, the sinigang or etc. with more vegetable, we are advised to add more a little bit amount of water because kung mapakadami nung ating tubig na ilalagay sa ating sinigang,
lalo na kapag sinigang, napakarami ng tubig, ay nasasayang lang kasi hindi naman nauubos yung sabaw na itapon lang natin. Kasi sabi nga, may kasabihan nga kami na mga kusinero, if the kitchen sink has or had a digestive system, probably the kitchen is the most healthiest, you know, the healthiest people in the world. Kasi lahat ng nutrients ay na-absorb ng kitchen sink. Kasi nga, itinatapon lang natin doon. So, if we can, you know guys, yung mga sinigang natin, kapag sobrang dami ng tubig, hindi na po yan masustansya. Kailangan po yung mismong katas ng mga gulay o katas ng ating mga additives yung magpapalasa sa ating niluluto. Kaya nga po, a little bit amount of water is enough. Basta tansyahin po lang nyo kung kaya po ninyong ubusin yung recipe na yon with a little bit amount of water para po yung makasunod tayo doon sa ating healthy lifestyle, healthy cooking. Yon. Wow! So kapag ganito na po, pwede tayong mag-add ng i-add na natin yung ating tomato. Ayan, add natin yung tomato natin para magkaroon ng kaunting liquid sa loob. Yan. So, add natin yung ating tomato. You will see that, guys. See? Na-add na natin yung ating tomato. Next, let's chop tomato in together with the add natin itong ating string beans. Nakasunod po kayo? Add natin yung string beans natin. And then, continue stirring. Wow, parang ang sarap na. Umami na. And also the ilagay na natin yung ating where is our black pepper. Ayan. 1 tablespoon is enough. And then the nor cubes beef para po madali siyang matunaw, gayatin po natin yung nor cubes. So see guys, wala po akong nilalagay pa itong tubig. Ang sabi ko nga po, ang sabi po ni Chef Ben, you can add water if necessary. Like for example, nakahanda po dito yung aking water. So para po makita ninyo, if necessary, I will add a little bit of water like this. 1 ounce of water. Yun. So, nalagyan ko na siya. And then, stir natin ng konti. And then, cover it for 5 minutes and wait until the string beans fully cook. And then, after that, we will add some vegetable. Okay. So, maituloy ko yung tinatawag nating, sabi ko nga doon sa ecclesiastes, maituloy ko mga kaibigan. So, ano ba yun nila naman ng ecclesiastes? 5:18-20. Ang sabi po doon sa ecclesiastes, maituloy ko. Para po maliwanag sa inyo, kukunin ko yung aking Bible. Kukunin ko lang yung aking Bible, ha?
Yan guys, kinuha ko yung Bible. Nanonood yata si Paring Leo. Pare, panoorin mo yung aking ano. So, bago ko basahin ay yung guys. So, sabi ko nga po, if necessary, you will put some water. So, yan po. Malapit na pong maluto. So, ngayon guys, sinet natin ng 375. Pag ganito pong luto na, pwede po nating babaan ng gawin po nating 350 degrees. Pag ganito pong luto na. Ngayon, isunod na po natin yung ating ampalaya, eggplant all together, and then yung pong okra. And then, haluin ulit natin. At kapag ganito pong medyo kailangan merong konting water, dagdagan pa natin ng 1 ounce of water para po mas meron may kaunting sabaw siya. And then we will put now the 1 tablespoon of fish sauce. And then stir it again. Haluin. Wow! Malapit na po, malapit na po. And then kapag luto na po ito, saka po natin ilalagay yung ating main ingredients na salted shrimp paste. Yan po mga kaibigan. So, tuloy-tuloy po yung ating pagluluto at talagang ang sarap po nito. Mukbangan na ito, mamaya. Yan. So, nakaset po siya ng pag ganun po na naluto na po yung squash o yung strings. Pag maglalagay na po tayo ng vegetable, i-lower na po natin yung pinaka-heat niya. Gagawin na po natin 350 Fahrenheit. Yun po. So, yan. Pwede po natin tingnan at haluin. And then, kapag ganito na po, wow. I will show you something. I will show you po. Yan po. Kita na po ninyo. Wow. Sarap nito. Yan. Wait po natin yung 5 minutes and then we will put the bok choy leaves and then the spicy salted shrimp paste. Yan. So, yan po mga kaibigan. And then, meron nag-message yata sa akin sa messenger. Mamaya ko na kayo sasagutin, mga kaibigan. Yung mga nag-message sa aking messenger. Live po ako sa Facebook. Facebook po, na-post ko na itong live ko sa YouTube. Yan. So, malapit na po. Wait na lang natin. Sabi ko nga po sa inyo, we will cook it almost 25 minutes. Matagal pa yung preparation. The preparation is 20 minutes kasi nga po, gagayatin pa natin yung ating mga lulutuin. And then kung halimbawa po tayo magpipresent po tayo nito sa ating client, so it's better na lahat po yun ay gayat na, utsap na, para po pagdating natin doon sa ating client ay nakaprepare na to at i-demonstrate lang natin na pagluluto. So it takes 25 minutes only. If necessary, you can put biglain ninyo maglagay agad kayo ng sabihin nating half cup of water para hindi na po tayo maglalagay pa. Kasi ka po minsan, yan. So kahit po pala kunti lang ilagay natin tubig ay nagkakaroon na ng tubig because of the veggies. Yan. So, see you po. Almost done. And then, ang sarap na nito. So, ilagay muna natin yung ating shrimp
Yan. So, ilagay na natin ang 3 tablespoon na shrimp. Yan. Yan po ang nagpapasarap sa ating pambihirang pinakbit. And then, after this, salted natin ng konti. Wow, nangangamoy na. Magagalit na naman si Mrs. nito pagka nangamoy. Yan. Ang bango. So, ilagay na natin tong veggies. Yung bok choy. So, haluin natin. Yan. Kakatakam na. My mouth is watering right now. My mouth is watering. Yan. Sarap. Okay. Wow. Yan po. And then wait for 2 minutes. At pwede na natin iserve ito sa ating bisita. So, ang makakakain po nito is 6 person. Ha? Ang makakakain po nito. Pero po doon sa medyo social at medyo ikang ay matipid sa pangulam, baka po ang 10 tao ay kaya po ito sa 10 tao. Pero kung medyo may ligilig po sa ano, yung masarap at talagang natikman nila na masarap, ay baka po yung 3 tao ay kayang busin ito sa 3 tao. Yan po. Ay kahit ako nga po eh, kahit na ako na yung nagluluto, tumatakam na ako eh. Yan. So mga kaibigan, thank you nga pala po doon sa Calgary PCGPI. Yan po, nagbigay po sa akin, natuwa siguro, yung pong aming samahan dito sa yung Philippine Guardians Brotherhood dito sa Calgary. Yun po. Lagi po yung nagbibigay sa akin, yung Guardians Brotherhood. Shout out ko po yung Philippine Guardians Brotherhood. Yan. Calgary chapter. Yan. Usan po natin. Wow. So, now this time is ready to put our toppings para po lalong mas masarap at ganahan yung ating mga bisita. So ilagay na natin yung ating pork skin chicharon sa ibabaw. Yan. Wow na wow po. And then, hayaan po natin ganyan. At takloban natin. After 2 minutes, let's start doing mukbang. At i-off ko na po itong ating cord para po it's up. Yan. So, ready to taste na po yung ating pinakbit. Yan. So, titikman na po ni Chef Ben. Ako muna po yung unang titikim ng ating pinakbit. Kung talaga po bang masarap yung pinakbit ni Chef Ben. Yan. So, maituloy ko guys, yung sa ecclesiastes. Ecclesiastes, philosophy ng mga ngaral. Kung meron po kayong Biblia, yung ating magandang balita, Biblia. Yan. Ang tala ng sambahayan. Yan. Meron po yan. Baka, yan. So, basahin po natin yung philosophy ng mga ngaral. Yung 5:18. Lagi ko po itong binabasa at lagi kong inaano sa atin. Ari po nakalagay, 5:18 hanggang 20. Medyo mababa po ito. Ang sabi po, kaya nga wala akong nakikitang pinakamabuting gawin ng tao sa daigdig, kundi kumain, uminom, at magpakasasa sa lahat ng pinagpagalan niya sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, doon siya nakatalaga. Ha? Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. So, kailangan pala tayo magpayaman tayo. Damahin ang kasiyahan sa lahat niyang ginagawa pagkat doon siya nakatalaga. Sa gayon,
Hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa digdig pagkat puno naman ng kasiyahan. Praise God. Hallelujah. Yan po. So, tanggalin na natin. Ha? Tanggalin na natin yung board. Yan po. Tinanggal ko na. So, ito pong electric skillet. Ha? Ito po yon. Ha? Tumutunog-tunog pa. Mainit pa po yan. Kung ano po yung pwede nyong lutuin dito, pwede rin din po lutuin nyo rito. Halos parehas po ang laki niya. Ito naman po ay pang electric stove or gas stove. Pwede po rin yung gamitin din ito kung wala kayo nitong electric skillet. Alam nyo po ba? Guys, masabi ko sa inyo, alam nyo po ba itong electric skillet ay magiging free lang ninyo ito. Magiging free lang ninyo ito, guys. Ha? Binibigay ko lang po itong free. Kapag ako po ay natuwa doon sa umorder sa akin, ha? Binibigay ko lang po itong free. Ha? Pag natuwa po ako. At ayan po ay aking sinasabi sa may-ari ng BP Health Solution na bigyan natin ng free 'yon. Ha? Yan. Yan po mga kaibigan. Ito po ay magiging free lang ninyo. Yan. So, ito na po. Let's start. Tiki man umukbang. Yan. Buksan natin. Wow! Yan po mga kaibigan. Luto na po yung ating pinakbit. Grabe. Sarap nito. Yan na natin yung ating lalagyan. At tikman na ni Chef Ben yung kanyang pinakbit na ipinagmamalaki. Ang napakaligat po ng kalabasa. Ay, grabe. Yan. Ang ligat ng kanyang kalabasa. Gusto ko yung okra. Okra nito, pati tampok, kain ko yan eh. Yan. It's better to, guys, it's better to, you know, to serve during hot, kapag mainit. Masarap pong kainin kapag mainit. Yan. Mmm. Grabe. Panamang panama. Mmm. Pang-ulam talaga. Tamang breakfast ko is vegetable. Doon po sa nakasunod sa aking presentation, kung di man po kayo nakasunod, eh, pwede po ninyong ulitin. So, umpisa, ganun lang po, sundan po ninyo ako. And then, kapag luto na po yung string, after 15 minutes, pwede po ninyong ibaba yung heat niya, gawin po ninyong 350. Set lang po natin ng 375 from the beginning, and then, kapag luto na po yung string bench, gawin na po natin 350. Kung doon po naman sa lutuan natin sa electric stove or gas stove, ilagay natin siya sa, iset na natin siya sa medium heat. Yan. Tandaan po natin, lagyan po lang natin ng konting tubig. 4 ounces is enough or 2 ounces. Yung pong squash niya, talaga ang ligat ko.
Tamang-tama yung ano. Charot. Sarap po. Said ko eh. Pag-ulam na pag-ulam, sarap sa kanin. Yan. So, guys, thank you so much for watching my live about how to prepare the awesome pinakbit with salted shrimp paste. Spicy. So talagang sinasabi ko po, masarap talaga. Ang sarap po. Grabe. Inom ako ng konti tubig. Tama-tama lang po yung hanghang niya. Wow. Once again, I will show you. Yan. Oh. Ang sarap po, pinakbit with salted shrimp. Now guys, this is the ending of my live today with the awesome, awesome weather. Yan, nag-start na, pwede na mag-start yung spring. Ang ganda ng weather, ang ganda ng climate. Umiinit na. Yan. So, this tapos na po ako ng aking pagluluto, yung pong tinatawag nating pinakbit. Sana po nagustuhan ninyo at nagkaroon kayo ng idea how to cook the awesome pinakbit of Chef Ben TV. So guys, huwag nyo kaliligtaan na, kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kaliligtaan na mag-subscribe at pindutin lang yung notification bell para po lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Yun po mga kaibigan, kaya nga po ang sabi, maikli lamang ang buhay natin sa mundo. Kaya nga po, ang sabi sa Mateo 24:13, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. To God be the glory, and then, thank you so much po. Sana po nag-enjoy kayo sa aking live at sana po may natutunan kayo. Thank you so much. Thank you so much. And to God be the glory. Bye-bye! Hanggang sa muli po. Hanggang sa next week po, meron po uli akong live. Every Saturday po, meron po akong live dito sa YouTube. Pwede po kayong manood. Every Saturday po, yung aking schedule lang, live ng 9:30. Nag-i-start po ako ng pagmaga-aga po, 9:30. And then, approximately po, 9:30 or 10, lagi po akong magla-live. So, tingnan po ninyo, ang bilis natapos. So, yun po. And then, thank you so much. And, to God be the glory. Ipakita ko po ang ating natapos na recipe today. Yan. Wow. Yan po ang pinakbit. Yan. Thank you so much po guys. And to God be the glory. Yan.